Sinagot na nga ni PBM ang issue raw patungkol nga sa issue ng impeachment case kontra kay VP Inday Sara. Bakit nga ba hinahayaan ni Pongpong Marcos na ganito kaaga tatayo rin si Inday? Kung tutusin nga raw, kung hindi dahil sa mga Duterte ay hindi naman talaga ito magiging presidente. Tila wala nga magkawa ang presidente o malay ba natin kung wala talaga siyang kaalam-alam sa isyong ito. Lalo na sinasabi nga ng marami na masyado nga raw itong palaasa sa mga advisor dito. Kawawa talaga ang taong bayan. Umasa pa na ibabangon tayo mali. Ayun pala ay ibabaon lang ang bayan sa hindi malang patutunguhan ng pamamalakad nito. Sabi pa nga raw nito na wala siyang magagawa kung mai-impeach daw ang PISE. Anong klase yan? Gusto kong magbigay ng analysis doon sa revelasyon ng puting ahas ni Madam Marlica na bago naglarga si Pangulong Marcos at First Lady Lisa sa Amerika, kinausap pala ni Senator Amy at VP Sara ang presidente at sinumbatan o tinanong, bakit pinapayagan mo na ipa-impeach ng Kongreso si VP Sara? Bakit hindi mo tulungan? So, anong sagot ng Pangulo? Okay, so, pakinggan muna natin ha. Hindi ko na ma-upload yung ano, but boses niya ito. Kinausap ni Senator Amy at ni Inday, pero more on ang statement is from Senator Amy. Okay, na dating na uliligan, hindi mo mapalaga, kasi may mga puting asa kung magapang din sa mga panto-panto ng ano, ng malakad niya. So anyway, na bakit parang ang eksena, hindi ito eksakto sinabi ni Senator Amy. Ito lang yung content ng mga pag-uusap. Na bakit hinahayaan ni Marcos Jr. na ganito kaaga na tatraidorin si Inday Sara. Na kung hindi dahil kay Inday Sara, ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ka naging presidente puting. Okay? Yun ang sabi doon ng ating puting ahas na nakikiusap, nakikipag-dialogue itong dalawa, okay, dalawang mag-BFF na parang awatin or bakit ganun ang nangyayari? Bakit si Sara ay dinagapang na nai-impeach. Okay? Nagamitin itong confidential fund issue niya. Na mas malaki ang confidential fund ni Bongbong Marcos Puting Jr. na ginagasta ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Hindi pa siya makontento sa smuggling business niya with Michael Ma, sa Polboronic niya, with Sayarot, at Anad, kung sino-sino pa. Pero ang kanyang confidential fund ni Puting, bakit? Hindi, you know, kung fair ang Congress, if they are for the people, for you guys, fine, bakit hindi gapangin itong presidente din? Dahil mas malaki ang confidential fund niya, billion. And you're talking about 125 million ni Sara, di ba? Sa Department of Education, na naipaliwanag niya na. So, ibig sabihin, ang mga nasa Kongreso talaga ay palamunin ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbigay ng pera ng mga budget sa pamamagitan ni Speaker of the House na Balustos. And ano nangyari sa pag-uusap? Ano sabi ni Puting, mga palangga? Wala daw siya magagawa. So, ibig sabihin, tarantan, buha ka ng matapos gamitin, tatanin nyo. Nung ako ay pinagtatapos ko. Grabe. Wala akong magagawa, ate. Sorry. So, ang aking analysis, i-focus ko doon. Bakit ang presidente wala siyang magagawa sa initiative ng Kongreso na ipa-impeach si VP Sara?
Earlier, sinabi ni Marlica na ang nag-utos, ang maniobra lahat ito ay si First Lady Lisa. Lahat ito nanggagaling sa mga puting ahas. Earlier, nabanggit din ni Maharlika na ang original plan pala noon na magkakandidato is Sara President, Amy Marcos Vice President. Yon ang original plan. Kailang ang gumalaw si First Lady Attorney Lisa pa noon, gumalaw si Attorney Lisa, ang naging tulay niya o basta ang mga Garcia sa Cebu, kasi si Christine Frasco, yung DOT secretary ngayon, malapit kay Sara. Spokeswoman ni Mayor Sara itong Frasco. So, very close. So, yun ang ginamit ni First Lady, ang mga Garcia ang ginamit para makonvince si VP Sara, okay, na mag-slide down lang muna at patatakbuhing presidente si BBM. So, pumayag naman si VP Sara. Yun ang naintindihan ko sa mga revelasyon ni Marlica at ang mga puting ahas niya. So, ang analysis ko ngayon, ang pagka-presidente ni BBM, ang likod nito, si Attorney Lisa Marcos. Plus yung aligasyon pa na may smart magic si Attorney Lisa lahat. Yung mga revelasyon ni Madam Maharlika na before election, pumunta siya ng Pilipinas at yung na nakita niya sa campaign quarters na puros si Attorney Lisa ang nagpapatakbo. Ang tunay na campaign headquarters, hindi si Benhor Abalos. Kasi yan ang lumalabas, si Benhor Abalos, campaign manager. Nakikita ko ngayon, ang kung pelikula pa, ang director, directed by Lisa Araneta Marcos, ang actor, si BBM. So, sino ang masusunod? Be, ito, simple analogy. Ang actor o ang director? Oh, yun na yung answer. Walang magawa ngayon ang presidente dahil susumbatan siya ng First Lady. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mananalo. I can just imagine ito. Pasensya na, imagination lang ito, ha. Noong kasagsagan na ng away, kasi nag-away daw si Attorney Dick Rodriguez at saka si First Lady Lisa tungkol na sa mga appointments. May mga appointments na gustong mangyari ni Attorney and First Lady, ayaw ni Attorney Vic as Executive Secretary. Then to a point na nagsabi ang Secretary Rodriguez nga, hindi po kayo ang aking amo. Ang amo ko si PBBM. Yun. So, nagawa ng paraan, natanggal si Attorney Vic, may kapalit. Kaya lang, dahil best friend nga si PBBM at saka si Attorney Vic, ayaw itsapwera ni PBBM ang kanyang best friend, binigyan niya ng bagong posisyon na chief of staff na pwede naman at napermahan na yung kanyang appointment. Ano yun? Malala ko ulit si Mike Abe, nasa PT before na siya noon, may access siya sa Malacanang. Galit na galit si Mike Abe. Sabi niya, nakita ko yung appointment papers na pirmahan na. So, anong nangyari?
Kasi hindi natuloy. Ah, ito na. Connecting the dots. Revelasyon ng mga puting ahas ni Marlica nung papunta na sila sa New York for the last year United Nations General Assembly. Nalaman ni First Lady na inappoint ulit ni Presidente si Vic Rodriguez as Chief Staff. So, pergalit ang director. At sinumbag na black eye. Tapos, yun na, ma-imagine ko ang pagtatalo. Pag hindi ako, wala ako, wala kang presidente, sundin mo ako, hindi. Doon na yung, baka nagkaroon na ng threatening. Doon na, narinig ko lang ito kay Marlica na noon daw, naghiwalay na itong dalawa. According to Marlica, sinishare ko lang, I'm just analyzing. Naghiwalay na, no? I don't know kung anong year yun. Tapos nagkabalikan na lang nung bago magka-eleksyon. Eh baka yun ang ano? Baka yun ang para bang blackmail? Hihiwalayan ulit kita. O kaya may alam itong First Lady na mga hindi magandang kuha ni BBM. Ibubulgar ko ang sikreto mo. O ano? Piliin mo. Sinong piliin mo? Vic Rodriguez o ako? Presidente, sisirain kita. Ako ang nagpanalo sa'yo. Ako rin ang sisira sa'yo. Ano? Ayun. Eh di, ang presidente, wala na. Yes, ma'am. Kaya, hindi nasunod yung pagiging chief of staff ni Attorney Vic Rodriguez hanggang ngayon. So, ito na ngayon. Sa nakita ko, gustong tulungan ni BBM, PBBM, si BP Sara, kailang wala siyang magawa sa mga kagustuhan ni First Lady Lisa Marcos. Analysis ko lang yan. I might be wrong. Nasa inyo na yan. So, wala siyang magawa kay First Lady. Plus, may isa pa. There's a more powerful force than the First Lady na nagdidikta sa mga pangyayari sa bansa. Another vlog na lang yon. Sino ang mas makapangyarihan sa First Lady? Ano sa tingin niyo? Kaya itong ating presidente, sunod-sunuran na lang sa First Lady plus itong mas powerful force na next vlog ko na lang iano. So, sayang, kawawa ang ating bayan. Ng ating binutuhan, hindi siya makapag-decide on his own kasi is sumusunod na lang siya sa At tumani nga ito ng samat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Sayang itong ating eleksyon. Nakakawalang gana. Bakit kasi hindi si Sara Duterte nakikinig kay President Duterte na siya ang maraming experience? Hindi sana tayo stress ngayon. Tingin ko talagang history will repeat itself. Itatapon uli ng mamayan ang mga Marcos. Isama na ang mga tamba sa Senado at Congress. Ang mga walang utang na loob may karma. Naku po, tingnan nyo mukha ng mag-asawa sa palasyo. Pareho mga magang-maga ang mga mukha. Anong klaseng presidente yan kung walang kakayahan suwayin ang mga gawaing katiwalian? Totoo talaga yung sabi ni Tatay Digong. Weak siya!